Ma'am, sa akin po as a student, hindi po pwede. Pero po, kung teacher ka na po, is pwede ka na pong gumamit ng logo ng DepEd as long as po is related po yung or ipapasa mo po sa DepEd. Yung, for example po, may gagawin kang files na lalagyan mo ng logo. So, kung doon mo din po ipapasa sa kanila, so pwede ka pong gumamit. Recorded yun sa kahit sa lesson plan ninyo.
Even I myself, kahit teacher niyo na po ako, I am not allowed to use that FN Fulbright. Bakit ma'am? Kailan sa Fulbright ka na? Yes po. Pero college po hinahawakan. Imagine niyo yung hinahawakan ako as supervisor ninyo. Or supervisor ninyo. Meron lang kami. Class. Ganyan lang kasimple. Details lesson plan in English 4 or whatever subject ang ilagay ninyo dyan. Or kunyari, detailed English plan. Ay, English plan. Detailed lesson plan in history. Ganon. So, ganon lang kasimple. And then, yung pronoun na nakalagay dyan, yan yung topic nyo for the day. Kagaya niyan, history kayo. Ilalagay ninyo dyan kung ayaw nyo ng pronoun kasi na history kayo. World contemporary. Ganun naman kasi simple. Okay? Kung ayaw niyo, dyan lang po ang ating yan po ang ating title or ng topic for the day. But of course, pronoun ito ngayon, i-remain ko lang siya ng pronoun. And the date po na ginawa ninyo yung lesson plan. December 9, or ginawa, sorry, na itatackle or di-discuss ninyo ito. So that will be December 9, 2021. Okay po ba tayo doon? Okay. Yes, ma'am, are we allowed po you to use okay. ganitong ma'am, are we allowed po you to use ganitong ano font style? So tingin natin. Are we allowed to use? Are we allowed to use? How about this? How about this? No po. How about malaki? How about malaki? No po. No ma'am. So no, tama. Pag naumpisahan po natin, ng lesson plan natin ay nasa Times New Roman, dapat hanggang matapos ang lesson plan ninyo, naka-Times New Roman lang siya. And naka-12 lang po ang font niya. As you can see on the screen, naka-12 lang po yan siya. Hanggang matapos ang inyong, ang inyong lesson plan, naka-12 lang po yan siya. Eh ma'am, gusto ko kasing mapansin itong headings. Gusto ko laki-lakihan konti, ganyan, para mapansin, ganyan. Tama po ba? Sa tingin ninyo class, tama po ba? No. Mamali po. Again, dapat in uniform. Kung 12 ang font size mo, 12 mo na lang din po lahat. Am I clear? Yes ma'am. Okay. Naka-bold lang yan siya kung gusto niyo mapansin yan siya. Now, after the headings po, we have here the content standard, performance standard, and the learning competencies. Now, this thing is provided by the DepEd. Okay? Provided by the DepEd. And ang iibahan nito sa isa't isa, of course, content standard is annually. Okay? What do we mean by annually po? Anong meaning nitong annually? Adjure. Per year po, ma'am? Per year. Ano itong per year na ito? Yes po, tama po yung annually na nasasabing per year. Pero ano po ito? Yung school year po, ma'am, kung kailan po magpapasok po yung mga student po.
Okay, very good. Yan yung first school year, SY school year. Ibig sabihin ng school year, hindi po mag-start ang taon natin, diba? Mag-start ang taon natin usually January to December. December ang end. Sa school year naman po, kung kailan sila mag-start ang pasukan, saka mag-start ang kanilang school year. And that is part of annually, okay? So, kunyari, ma'am, June sila nag-start. Di June din ang school year din nag-start, June to June. That's one year, and that is annual. Considered as annual. And content standard class is a non-negotiable paper or source. Ma'am, ano po yung non-negotiable? Ibig po sabihin, kung ano yung binigay na source sa iyo at saka code, yan din po ang susundin niyo. Wala kayong idadagdag, wala din kayong ibabawas. At wala kayong i-rephrase. Nagkakaintindihan po ba tayo doon? Yes, ma'am. Next. Performance standard. Still, it is provided by the DepEd at annually din po itong binibigay. Now, ang kaibahan ni performance standard kay content standard, si performance standard naman po ay negotiable. When we talk about negotiable, pwede po siyang mabago at pwede niyo po siyang baguhin at dadagdagan at babawasan. Pwede din po siyang dadagdagan local ng DepEd. Ibig sabihin, dito sa Puerto, dito sa Palawan, ganun. And of course, pwede din pong baguhin ni teacher. Yan po ang performance standard. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Okay. Now, let's move on kay learning competencies. Still, it is provided by the DepEd. Kaso lang po, hindi siya annually binibigay. It is given weekly. Because learning competency is just localized and contextualized by the local DepEd of your province, of your cities. And learning competency is negotiable din po. When we talk about negotiable again, pwedeng babaguhin ni teacher. Pero ang kaibahan ni learning competency kay performance standard at kay content standard, may code po. Again, my code po si learning competency. Kagaya niya, nakikita niyo ito. Gawa ko lang to ha. Kasi code consists of letters and numbers. Diba? So as you can see, kunyari, si learning competency, yan yung code niya. English 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So hindi yan magiging learning competency kung walang code ang nakalagay dyan. Okay? At hindi rin po ilalagay yung code kay content standard. Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Yes, ma'am. Okay, very good. So now, class. Ma'am, pwede po ba tayo gagawa ng content standard, performance standard, and learning competencies? Are we allowed to do that? Gagawa tayo para lang may malagay sa lesson plan? No po, ma'am. Bakit Chubbs? Bakit Fabella? Kasi ma'am, yung learning competencies, yung tatlo po na ito nasa curriculum guide po yan. And then DepEd, yung DepEd po ba yung create? Yes, provided niya ng DepEd. Yun ma'am. Okay, ma'am, OJT na po ako pero hindi ako binigyan ng teacher ng content standard hanggang learning competency. Ano po ang gagawin ko? Isesearch ko na lang po ba sa internet? Tama o mali? Mali. How about the others? Tama, mali, yes. Tama sa'yo, Abgaw? Yes. Okay, how about the other answers? Tingnan natin yung mga ano ninyo. Langgana. Langgana. Tulog yata. How about sabuya?
Ma'am? Tama po ba kung hindi tayo binigyan ni teacher ng content standard, performance standard, at learning competency, isi-search lang po natin siya sa Google? Kung kukunin naman po sa website mismo ng DepEd. Tanong ko lang po, yes or no lang po ang sagot. Yes, ma'am. Okay. How about the others po? How about the others? Wala na? How about sa akin? Sino ito? Ma'am, tama. Aprina, ano sa'yo? No po. No. Okay. How about Abike? Yes or no? No, wala tulog. Okay, let's proceed. So Pantay na ba, no? May nag-yes, may nag-no. And, of course, if the teacher or your coordinating teacher did not provide the content standard, performance standard, and learning competencies, now, wala kayong karapatang ilagayan sa lesson plan. Of course, the answer is no. What if yung website mali? What if yung website na tinitingnan ninyo is last year pa lang yun? Hindi lahat ang nasa internet ay tama. It should be provided by your city's coordinating teachers. At pag wala siyang binigay sa'yo, then leave it blank. Diretso kayo objectives. Nagkakaintindihan po ba tayo doon? Ladies. At saka mga men dito sa klase na ito. Yes, ma'am. Naiintindihan po. Ma'am, wala po sulat na learning competency dyan at saka ano. Okay lang naman yan. Pwede mo naman sabihin pag may panel na magtanong, where is your learning competencies in hanggang, where is your content standard and where is your learning competencies? Ma'am, as you can see, I leave it black. Why? Wala pong pre-white CCD. Saan po ko kukuha nun? Ayaw ko rin po magawa-gawa. Baka mamainusan ako sa grades. Ganun naman kasimple. But if my city or coordinating teacher provided, then I will indicate my content standard, performance standard, and my learning competencies. Pero wala naman po siyang binigay, hindi ko na lang din po siya nilagay. Kasi we all know that that tree is provided by the DepEd. And we all know that OJT pa lang po ako. Ma'am, sir, with all due respect. Ganon! Huwag kayong mag-yuyuko lang! At alam niyo naman yung sagot! Ako nga, secret natin to ha. Sinagot ko nga yung principal ng PNS. Totoo yan, wait lang. Stop natin yung recording. I-continue ko ng report. And of course, in line with that story, hindi po dapat kayo na kayo po lang every now and then pag may tinatanong kayo. At alam mo naman yung sagot. With all due respect pa rin po, sabihin nyo, it is not provided by my city. And only if sabihin ni ma'am, nakalimutan kong hunin ulit or hingiin ulit. Pero kaya ko din po hiniligay kasi nakalimutan ko na po. Ayaw ko naman palagi ko na lang hiniin pabalik-balik. Kaya my one option is tinanggal ko na lang po si content standard at learning competencies para mag-avoid yung conflict. Ganun lang naman kasimple yun. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Yes po, ma'am. Okay. Ma'am, hindi po ba kami mga teachers sa lagay na yun? What about it? Kasi marami nagsabi sa akin. Yan si Makasayt, mga teacher man yan siya. Kasi nga daw sa palasagot ako. Pero in a rightful manner naman, hindi siya mababastos. So sa tingin kaya ninyo mga teacher kaya si Makasayt?
Hindi po, ma'am. Ako, ma. Ako sabihin ko talaga sa inyo, attitude ako. Pero if one day may sasabihan sa akin na tipo, I'll give you a job, pero kailangan tahimik ka lang, hindi ka dapat pumupunta sa sistema, no? Sabihin ko talaga, keep your job and I'll keep my attitude. Kasi ang sistema ay nandiyan na yan. Kung na-realize mo na kahit tama ka, sila pa rin magiging tama, sundin mo na lang. But hindi mo pwedeng sundin na mag-join ka din sa ganun, na malang maligawain. Layaan mo lang sila. Okay? Hindi po totoo yung if you cannot beat them, join them. Hindi po totoo doon. Yun. What if mali sila? Hindi mo pa rin talaga matama-tama yan. Do not join them. Gumawa ka ng sarili mo. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. So, okay na tayo dito. Do you have any questions kay content standards? No, na po, ma'am. Okay. Now let's proceed to the first part ng lesson plan. We have the objectives. As you can see po, parang research din po ito. Naka-bold po siya, naka-caps lock po siya lahat. Hindi po dapat kayo gagamit ng number one ha. Kunyari, number one, objectives. Mali po yan. At hindi rin po kayo gagamit ng letter A, objectives. Mali din po yan. Roman numeral na number one. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes, ma'am. Yes. Okay, now. I have here, at the end of the discussion, the student must be able to. So may tanong kagad sa akin nung time na yun sa SM 3A, sa kabilang section. Ma'am, pwede po ba lagyan namin at the end of the discussion? At the end of the 50 minutes discussion, sabi ko halata talaga na hindi nakikinig. Pwede po ba natin lagyan? 50 minutes. So kayo po ang tatanungin ko. Pwede hindi? Pwede. How about the others? Pwede. Pwede. Yes, pwede pa rin naman po. Yes po, wala namang problema dyan. Kahit ilagay natin, at the end of the 50 minutes discussion, 60% of the student must be able to. Okay, ngayon, si Mama Kasayit ang naging panel mo. Inurasan ka ngayon ng 50 minutes. And 40 minutes lang yung na-consume mo. Okay? 40 minutes lang yung na-consume mo. Tatanungin kita, where is your 10 minutes? Ay, ma'am, natapos ako kagad eh. Hindi natin dito 50 minutes eh. Eh, dapat sundin mo yan kasi 50 minutes yan. So sabi ko nga, paulit-ulit ako. Kaya kung ginanito kasimple para places. 60 minutes to students. 60 lang talaga. Ang nakakaintindi. At sure ka na doon sa 60 na yun? 60 talaga? Ibig sabihin, discriminate mo yung iba-ibang sudyante kasi ang the remaining 40 na naiintindihan. At kaya ganun na 40 na at 60 lang nakakaintindi? Sa totoo lang kung 60%, 100%, ano siya? Nagabitay na lang siya. Ano yung nagabitay? Nakahawak na lang siya sa edge. Kunti na lang, mababagsak siya. Ganun yun. And do you think ganun ang performance mo? No, ma'am. O ilan dapat? 90%. And where is the 10%? O, diba? Absent, ma'am. Ganon. Sure ka talaga na kwenta mo na 10% yung umabsent? Ah, 100% na lang, ma'am. O sigurado ka 100%? How about the novice? Hindi mo ikukonsider. Parang talagang lusot. Diba? Para?
para ano yun, para hindi na, ay sorry, para hindi na tayo mag ano, hindi na tayo mahirapan, ganun na lang kasimple. At the end of the discussion, the students must be able to, okay, A, define the pronoun. Saan ko na belong si define? Cognitive. Identify the pronoun in a sentence. In the sentence. Saan po yun na belong? Affective. Now, construct a sentence using pronoun. Saan po na belong? Psychomotor. Kompleto po ba lahat ng domain natin? Yes, ma'am. Kompleto siya. Pero hindi pa rin naman natin masabing attainable siya. Kahit sabi natin, kompleto man yung domains ko, ma'am. Bakit hindi attainable? Let's find out together if attainable ba yung ginawa nating objective. Okay? Okay po ba yun? Yes, we must find out together, ha? Okay, perfect. Now, let's proceed to content. Okay. Ano yung content, ma'am? Ano yung content, ma'am? Kung ano po yung topic ninyo, yun pong ilalagay ninyo. Marami kayong topic for the day verb. Ilagay nyo. Kung kasama doon sinabi, ilagay mo. Pero ang topic lang natin talaga ngayon nakafocus kay pronoun. That is why ang nilagay ko lang kay content ay si pronoun. Now, I have here my learning resources. As you can see on the screen, we have two parts of learning resources. The references and the learning materials. References po ito ang nagsasabing ano ang ginamit nating source ng ating discussion. Whether it's book, website, dictionary, basta lahat ng source ninyo, ilagay ninyo. Of course, the title first of the book, author, and then page. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Kagaya nito, first part. English 4. Okay, English 4 daw po. Yan yung title ng book. By Alicia Na. Yan po ang author. And then page 1 to 4. Ito naman po sa next source. www.iloveenglish.com By Noryang. Yun yung author ng I Love English. Now, I have here my Merriam-Webster dictionary is page 8. So, nilagay ko lahat ng references ko. Okay po ba tayo dito? Yes, ma'am. Here naman po sa materials, learning materials, lahat ng materials na ginamit mo all throughout the process, ilagay nyo po. Hindi lang dapat ang nakita dyan, PPT. Hindi lang po ganyan. At saka laptop. Okay, tatanungin kita dyan. So, learning materials, sigurado kang PPT lang. Ay, ma'am, nagamit ako ng ballpen. Eh, bakit hindi naka-indicate dito? Nagamit ka ba ng lapis? Ay, yes, ma'am. Nagamit ka ba ng kartulina? Ay, kanina ma'am, yes, ma'am. Bakit ilagay? Bakit ilagay? Okay po ba tayo doon? Ma'am. Yes. Okay, perfect. Now. How about the fourth procedure? We have here the fourth part of the lesson plan, it is the procedures. So we have here boxes, nakikita natin boxes. We have two, teacher's activity and the student's activity. Ngayon, my question is, what if mahaba itong materials na ginamit natin? At may ganito na lang kaiksing spaces. Ganyan na lang siya. Ima-maximize po ba natin yung space or hindi? Class. Are we going to maximize the space or hindi? Class. Mesa. Mesa.
Single yung nagsasalita. Go ahead na lang po. Go. Ma'am, ako po. Delatre po. Go ahead, Delatre. Ma'am, hindi po ako sure, ma'am, pero yung sa lesson plan po namin, ma'am, yung ganyan po. Diba kasi po, ma'am, pag inaangat po siya, ma'am, hindi na po nagasama yung sunod na mga paragraph po, na mga sentence. So, yung amin po, binaba po namin yung, ano ma'am, yung mga kolom-kolom na ganyan po. Ganyan natin, ibaba. Tama. Pati yung, yes po. Ano po, sorry, pati yung... Oh, pati yung ano po ma'am, yung... Ayan po ma'am, yung procedures, sinama po namin sa baba para yung... Yan, ganyan po ma'am. Okay, very good. Ganun po dapat. Hindi dapat i-maximize yung kung ganyan lang din po makikita sa huling page. Bawal po yan. Pag ganyan naman po, hindi rin naman. Pero kung ganyan, hindi rin po pwede. Dapat malaki yung space kung gusto ninyong ipagpatuloy kagaya ng merong sa akin. Malaki yung space pa. Kaya ginamit ko na. Nagkakaintindihan po ba? Yes, ma'am. Okay. Now, my question is again. Kunyari, ganito lang nakita natin sa ano. Prayer. Greetings. At saka, imposing rules. Okay. How about this? Is it considered po na detailed lesson plan po ito? Yes po. Sino sabi nag-yes? Sino pa po? Last kamay ang nag-yes. Go. Geraldo, anong sa'yo? Is it a detailed lesson plan or not? Ano daw? Geraldo, kita narinig. No. Okay. How about Zenaira? Okay po. Sige po. How about Zenaira? Ma'am, no po. How about Arangkurin? Wala nang sasabihin? How about Kalingaw? No po, ma'am. Kasi... Ma'am. Oh, no. Po, ma'am, no. Okay. How about Kalingaw? Kaya nga po, ma'am, dito. Dapat po, ma'am, nakalagay po, ma'am. Kaya nga. Okay po, sige. How about Kalingaw? Para sa'yo? No po, ma'am. Si Shams lang na yes? Aroy. Ma'am, okay, pwede siya po. Go ahead, Tartasano. Yes po. Kasi ma'am, hindi ko sure ha, pero may nakita po. Hindi ko po alam kung tama yung nakita ko, pero may nakita po akong lesson plan na ganun yung format sa prayer, sa mga ano po. Basta po. Saan ka nakita na ganun? Para naman natin yung source. Teacher ba yan? Ano po ma'am, nakakilala ko po ma'am na ano na student pala, graduating po ngayon, and then nakita tinignan ko lang po yung lesson plan nila para po parang may guide lang din po kami, and then nakita ko po na ganun po yung ginawa niyang lesson plan po sa ano, sa na-demo niya din naman po. Hindi ko po alam kung na-correct, kung sakaling mali po yun, hindi ko po alam kung na-correct po ba ng teacher na ano nila, ng panel po nila, ganun. Oh. Yung kaibigan ko rin sa kanya yung lesson plan niya. Sa kanila nakabulit. Diba semay yun? Semay yun, diba?
Oo, semi lang yun. Hindi yung detailed. Yes po, ma'am. Ay, ma'am, opo. Si may detailed lang po pala. Yun yung nakalagay doon sa lesson plan po, detailed. Bago ang review. Yun ang ginawa ko, wala pang seminar chart. Sige nga kasi yung ano ko, yung... Hindi si Sintan Kaiga yung maghasasakot sa lesson plan. Oo nga. Approach? Wala nga yan sa... Okay. Hindi siya part, hindi siya detailed. Kasi ang detailed talagang kompleto. So by having bullets, that's semi-detailed. Pero kung semi-detailed naman po nakita mo kartasyon, huwag mo isakot sa kanya yung papel. Baka matibat na yan. Okay, tama yun sa kanya kung semi-detailed lang yun. Kung semi-detailed or semi-detailed, whatever you go that one. Okay? Pero ito, detailed kasi dapat tayo. Bakit kung ka tinutuhan ng detailed? Eh, mas madali man yung semi detailed. Hindi po. If and only if po, makapasa kayo ng DepEd, at napasok na po kayo sa DepEd, you have two years po to do the lesson plan. Hindi po kayo gagawa ng DLL. Two years po. And of course, kahit mag 3 years, 4 years, 5 years, importante pa rin po si lesson plan. Kasi pag magtumaon, nagkataon na nagtuturo pa dyan, pumasok yung head teacher mo at umupo at inupuan ka sa klase mo, tatanungin yan, Miss Makasay, before you proceed, where is your lesson plan? Always remember, lesson plan is the roadmap of a teacher. It is like going to a battle. You have a gun, but without a bullet. Pupunta ka sa gera na mayroong kambalil, pero wala kang bala. Ano yung baril ipopok mo? Tinanong kasi kami ni Sir Tahalas time, how can you define a lesson plan? Sabi ko, lesson plan is like going to a battlefield without any rifle or anything weapon that you are carrying. So it's like going to a battle na mapapakamatay ka. Ganun ka simple ang sinagot ko. Sabi niya, tama. Yes, ako lang pinaka-unique. Kasi sabi ko, guide. Gamitan natin ng metaphors, ma'am. Alright? So dapat naiiba ka dapat sa feeling mo. Maiba ka dapat talaga. Alright. Pero kung sasayang yung teacher, ayaw ko kayong mag-review mapang-anga. Promise yan. Pag may narinig talaga ako na napamalit talaga, tapos nasabihan kayo na anga-anga, makikipag-away talaga ako. Pero sure, hindi na magstudy din ba? Okay, next. Naiintindihan ko ba kung kaya importante ang lesson plan talaga? Okay, so proceed. So as you can see po, wala pa po tayong makikita parts ni procedure or part ni procedure na nakikita. Because ito po yung introductory natin. As you can see, greetings, say good morning, kindly stand for a prayer, Anna will lead the prayer.
Okay. Diba minsan nakita natin sa meme sa Facebook? Hala, bakit ako iba na lang, ma'am? Diba ganon? Talagang grabe yan, detailed. Kasi na, nangyayari sa tunduhay yan. Alam, bakit ako, ma'am? Kahit di ba magkain tayo? Kakain na lang tayo, Ria. Pwede mag-lead ka ng prayer sa kain natin. Hello, ano po? Pa-pray ka lang, Ami. Alright, so as you can see po, nag-lead na po ng prayer si Anna. Sabi niya, Amen, and then the teacher says, Amen. So, sabi niya, alright, before you sit down, can you arrange the chairs properly? Sorry. Arrange the chairs properly and pick up the pieces of trashes on the floor. So, bago niyo sila pinaupo, ina-arrange muna yung mga ano. Kahit sabihin natin, ma'am, kahit pumalinis na, kunyari nag-demo teaching na kayo, no? Siyempre, prepare niyo yung classroom na malinis. Kahit pumalinis na, yes. Kasama yun sa points. Kasi kasama yun siya kay classroom management. And as you can see, classroom management is equivalent to 5 points pa rin po. Kahit gaano kakintab, ito natutunan ko lang din po ah, kahit gaano kakintab ng sahig natin, kunyari pumulot din sila ng papel or trashes on the floor. Kasi doon pala sa panel ninyo, nakikita nilang ang classroom management mo ay grabe katindi. Kahit naka-arrange na yun, yes! Kunyari ginamuhugos din ng mga bata yung mga ano, mga upuan. Ano ba kayo? Okay? So importante pa rin po yung kahit gano'n na po kalinis ang ating paligid. Alright, before you sit down, can you arrange the chairs properly? And pick up the pieces of trashes on the floor. Good morning, class. Good morning, Mama Kasahet. Good morning, classmates. Good morning. Mabuhay! Diba may mga ganun yan? Since siyempre hindi ko na nilagay yun, kaya mahaba na yung masyado. Alright. Now, meron kayong dapat attendance checking. Okay? Do not forget to check the attendance. Especially that you will consider your pupils or your learners. Anong grade? Anong grade po ito? Grade 4! Nakikita niyo naman grade 4. And grade 4 po ay nagbabago-bago yung teacher. Tama, mali. Tama po. Tama. And of course, ma'am, hindi ko na chinag yung attendance sila, ma'am. Kasi feeling ko, ma'am, kompleto man sila. What if may nagkating class at time mo? What if, kunyari, si Gerald? Ayoko magpasok tayo, ma'am. Tara na, alisin tayo. Doon na sa basurahan ng talon. Paano kung may nangyari sa bata? Sino sisingin ko? Teacher, ma'am. Yes, teacher po ang palaging sisihin. Very good. Teacher ang palaging call for that. That is why para sa akin dapat palagi ninyong tutukan ang mga bata. And attendance checking or checking of attendance is one of the tools na magagamit para to check kung sino-sino yung mga wala at nandyan. Ginawa akong masyadong colorful. So look to your left and look to your right. Who is absent for today? So by that, Hindi lang po ikaw ang nag-check ng attendance. Yung mga bata din po ang nag-check ng attendance. Bakit naman po, ma'am? Para meron ka pong witness na wala talaga si Gerald noong time na yun. Nawala si Myra noong time na yun. Nagkakaintindihan.
Yes, yes, ma'am. Nilagay ko lang dito, dito ang sagot ng mga batanan, ma'am. So, ibig sabihin kompleto ang mga estudyante. Pero kung absent, sasabihin ng mga classmates mo na yan, or sabihin ng mga bata na yan sa'yo, ma'am, si Mayra po wala. Babas man yun, gainom ng Diyos. Ma'am, wala po si ano, ma'am, si Charlene. Saan si Charlene? Katapon-tapon mo yung basura sa kabilang classroom. May classman niya yung ano, yung lalaki doon na bagong transferee. Ganon. Mga ganon yung mga bata. Sino pa wala? Ma'am, yung president namin wala. Bakit? Inatawag po siya ni principal. Okay. May mga ganon, okay? Kaya mahilig magsusumbong yung mga bata. Kaya, ginawa natin colorful yung checking of attendance kasi nga para sumbungin sila. Okay. So, before we proceed, I have on the board the rules and regulations for today's discussion. Pedro, kindly read what's on the board. Rules for today. Sit down properly, keep quiet, and raise your hand if you are going to answer or say something. Thank you, Pedro. Ma'am, bakit thank you? Bakit hindi very good? Pinabasa mo lang naman si Pedro. Malamang marunong man yan magbasa. Di thank you lang. Hindi dapat very good, Pedro. Hindi man siya nasagot. Pabasa lang naman yan siya sa'yo. Pedro, do a favor for you. That is why you have to address thank you. At bakit naman po natin i-address ng thank you si Pedro, ma'am? You have to address every or appreciate every act ng mga students natin. Bakit po? What if po? Sabihin mo kay Pedro. Tapos siya magbasa. Sit down, Pedro. How about Huraida? Pagdating kay Huraida, sinabi mo kay Huraida, thank you, Huraida. Masasabi ni Pedro, no? Si Huraida, tinigyan niya. Ako hindi. Magtatampo na yan. Mali-demotivate yan sila. At hindi na yan sila magtataas ng kamay. Kasi nga po, nagtatampo yan. Kasi si Huraida lang sinabihan mo ng thank you. Samantalang si Pedro, sit down. Unsa. Favoritism, ang tawag doon. Huwag ganun. Iwasan natin yan. Naiintindihan po ba? Yes, ma'am. Yeah. Ma'am. Okay. By imposing your rules and regulation din po, yan din po mag-guide sa mga bata all throughout the class. At the same time, pasok pa rin po siya kanino po? Kanino po siya papasok? Kay classroom management pa rin po. Okay. Kay classroom management pa rin po. So makikita lang pa rin yun. Meron siyang rules and regulations, no? Okay, pasok pa rin yun kay classroom management. Sarap sa eyes. 5 na yun kagad. Alright, next. Pinabasa mo ulit kay Huraida. Now, after pinabasa mo, in-impose mo yung sariling rules and regulations mo, you have to ask your student if may idadagdag ba yan sila. Okay. So ngayon si Juan, bida-bida, meron daw siya idadagdag. So, hinote mo yun para sa kanya. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Okay, very good. Now, okay na tayo sa introductory. Diba, ang dami na nating nasulat? Now, let's move on reviewing of the previous lesson or presentation of the new lesson. Now, what is the magic word for the first part of procedure? May magic word dyan. Sino makapaghula? Anong magic word? Sina May? Ma'am. Sagot ka? Saan dyan yung magic word? Maseda. Ano ma'am, yung who can recall the study topic? Okay. How about the others po? Alejandrino. Ma'am. Saan dyan ang magic word? If you can recall. Okay. Mali po. Ang magic word natin dito is or. Hindi nyo nakita. yan yung magic? Ba't yung magic, ma'am? It's because you have to choose between to review or to present a lesson plan.
at to present a lesson, but to present a new lesson. Si or po ang magic dyan. Bakit ma'am, choose nga kasi nilagay or. Pero kung nilagay ang end, ano dapat po? Huy. Ano dapat? SM. Ma'am, pag end po. Ma'am, pag end po, dalawa po sila yung i-discuss po. Pag or naman, ano po, magpipili ka lang po. Okay, very good. Yan po sinasabi ko magic. Kasi pag or, if you have to choose between one. And kung end naman po, A and D, you have to do it both. Of the direction. You have to review and you have to present the new lesson. Ngayon ang nilagay or, saan po ang mas pipiliin natin dito? Review or present? Review po. Present. How about that? Present. How about that? Review muna. Review muna. Okay. So, kung ako naman po ang tatanungin. Okay po. Sige po. Kung ako naman po ang tatanungin, depende po sa inyo yun. Kung magre-review, kaya nga may or, kaya nga may magic word yun, or. Kung ako naman po, review po, I'll go with a review. Bakit ma'am? How about the absent? How about yung mga novice learners na nakalimutan na nila yung lesson yesterday? Kaya ang pili ko is the reviewing of the previous lesson. Now, tinanong ko, who can still remember our yesterday's lesson? Yes, Lori Bell. Sabi niya, our lesson yesterday was about noun. Very good. And who can define the noun? Yes, Nico. A noun is the name of a person, things, places, and etc. Very good, Nico. And who can give an example of a noun? Yes, Bridget. Puerto Princesa City, ma'am. Very good. How about JC? Ana, ma'am. Very good. How about JC? Ana, ma'am. Na-define mo na, nabinigyan mo ng definition ulit yung noun. Nabinigyan mo ng definition ulit yung noun. Nagbigay pa ng example through mga bata. It is considered as reviewing. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Now, presenting examples or instances of the lesson. So marami dito haka-haka na mas mauuna daw po si establishing a purpose for the lesson. Sino po ang mas bet na iunahin si establishing a purpose for the lesson? At next naman po yung ano? Presenting example or instances of the lesson. Sino dito ang nalilito dyan? Wala nalilito? Okay. Para hindi kayo malito, una po dapat si presenting examples or instances of the lesson. Dito po, presenting examples, dito na po ipapasilip konti. Silip-silipin konti. Kung ano yung magiging discussion nyo for the day. Naiintindihan po ba? Yes, ma'am. Kasi maraming gumagawa class sa presenting examples and instances of the lesson. Dito na daw po ang lesson proper. Gigil ako dyan ha? Hindi po. Pasilip lang po. Ibig kong sabihin dito po si motivation. Dito po natin ipapasok ang activity. Ma'am, activity kagad? Oo, pahakyaw lang na activity. Kaya niyan. Now, I have here on the board a crossword puzzle. Above the puzzle is some random word that you can find inside the box. And who can read the words on the board? Yes, Alice. Sabi ni Alice, his, her, herself, himself, and you. Thank you, Alice. So, meron dyan, his, her, herself, himself, you. So nakikita niyo po dito. Wala lagi dito yung ano. Yung sagot ko. Dapat may sagot yan. Sorry ha. And as you can see po. Wait lang ha. Okay. As you can see po, raise your hand if you want to answer and find the word
on the board. How about Pico and finding herself? Alice in finding the word her. John will find the word himself. And Joe in finding the word you. So sinagutan na yan nila. Kunyari ito na yun. Yan yung answer key. So ilagay mo yung activity sa'yo. Ilagay mo sa student's activity yung answer key. Nakakaintindihan po ba tayo doon? Yes. Okay. Now. Alright. How about an angels clap for every participant? Ayan, ay angels clap na yan sila, diba? And you go to establishing a purpose for the new lesson. That's the third part po ng procedure. Alright? So before we proceed to our discussion, I have here on the board our objectives for today. I will read and you repeat after me. Okay. Pwede rin po naman sabihin, before we proceed to our discussion, I have here on the board our objectives. Kunyari, have Charlene, can you read our objective for today? Pwede din po ganun. Pero ang ginawa ko kasi, I read the objectives and they read all together in chorus yung objective. Bakit ma'am? Bakit ganun ma'am? Kasi to remind myself, that is our objective. Not only my objective, but our objective for the day. And to remind, to introduce the student, that is our learning target for today. Hindi lang po si Charlene, hindi lang po si sinong participants dyan para sa'yo. That is a reminder that before you proceed to your discussion, basahin po muna ninyo yung objective para kasi yan yung mag-guide. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Binasa ni teacher, binasa ni estudyante. Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Yes, ma'am. Do you have any questions po? Nana po, ma'am. Nas naiintindihan po ba dito na part? Yes, ma'am. Okay, gutom na lahat. Alam ko po. Ako din po, gumagano yung ano ko. Gumagano na. Sige pa. It's already 10:31. I'm really sorry for the delay. So we will discuss and finish the lesson plan po on Saturday. Para we will start na rin po ng ating lesson next week. Alright. So if you do not have any questions, clarifications, and violent reactions, class, let's call it a day. I hope you learned something from lesson planning. So I hope you stay well and stay safe, everyone. Have a great day ahead. You may proceed to your next class. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye.